1, 2, 3. Meron kayong buto-buto ng baka, pwede nyong ihalo rito para malasa yung paris nyo. Kung pang negosyo naman, mas maganda kung marami kayong buto-buto ng baka para marami yung sabaw, unlimited sabaw. Ito na yung hiniwa-hiwa natin na beef shank. Meron tayong taba-taba na nakuha. Ito, masarap to sa broth natin, itong taba-taba ng baka. Yan. Ihalo natin to sa brisket ng baka yan. Pag-aaloy natin yung dapat. Kakichay, mamarinig na natin itong beef natin para masarap yung beef paris natin. Meron tayong 1 cup na soy sauce dito. Yan, 1 cup. At meron tayong cinnamon powder. Garlic powder, 1 tablespoon lahat to. Onion powder. Black pepper at cumin seed. Yan, di bali 5 spices yan lahat. At meron tayong oyster sauce. Yan, imamarinate na natin ito, Richard. Napakasarap na itong beef paris natin. Simutin lang natin yung oyster sauce. Nagugas na tayo ng kamay. Siguro din lang natin na malinis ang kamay natin bago natin to i-marinate. Yan. Mamarinate natin to ng kalahating oras. At babalikan natin to after half hour para malasa yung paris natin. Ito na yung beef natin na minarinate. Ilalagay natin to sa fridge abang gumagawa tayo ng toasted garlic pang tatapping natin dito mamaya. Ito na yung garlic natin na binalitan. Ito yung iro-roast natin to. Tostayin natin to. Ito yung magbibigay ng masarap na lasa sa paris natin. At saka sa sinamag. Okay, Chay, nagpainit na tayo ng pan natin. Maglalagay na tayo ng oil para sa ating roasted garlic. Yan. Okay, Chay, lagyan na natin itong bawang natin. Ha? Yan. Magtotos muna tayo ng garlic para sa ating pan-topping ng namin sa beef paris. Tayo lang natin itong matos. Ito na yung garlic toasted natin, oh. I-separate muna natin to at magigisa na tayo sa ating masarap na recipe ngayong araw na ito. Beef paris ni Andrew's Kitchen. Napaka-toast niya na, oh, yan, lutong. Ang sarap ito sa paris mamaya at saka sa sinangag. Magigisa na tayo rito, Kakichan. Meron na tayo rito ang bawang na tinos. At nagmarinig tayo ng beef natin na may bawang na, kaya hindi na natin kailangan yung bawang, sibuyas na ilalagay natin dito. Yan. Pwedeng-pwede nyo itong ipang negosyo. Sundan niya lang itong recipe ni Andrew's Kitchen. Napakasarap na ito. Promise. Lalagyan na natin itong luya. Igigisa na natin itong beef natin na minarinate tayo. Mix lang natin kami dyan. At
palalabasin natin yung juice na ito ng beef natin bago tayo maglagay ng broth dito, yung pansabaw natin. Isasangkutsa muna natin to. Takpan muna natin. Palalabasin natin yung juice ng beef natin. Kakitsyan, check na natin yung beef pares natin, no? Na pinalabas natin yung juice ng beef natin. Ayan. Eto na siya. Mix lang natin. Lumabas na yung juice niya, kakitsyan. Yan ang magbibigay ng sarap ng beef pares natin. Magsasabaw na tayo, kakitsyan. At ilalagay natin itong sumobra sa marination natin. Para nandiyan lahat ang lasa. Tubigan din natin itong simot na simot ito. Hello. Lagyan natin ito. Tatansyahin natin yung broth natin. Marami itong beef natin eh. Dadagdag pa tayo ng tubig. Mag-add pa tayo ng tubig, kasi dyan, marami yung beef natin eh. Ayan. At maglalagay tayo ng beef cubes, dalawa. Dahil wala tayong buto-buto. Dalawang star anise. Ngayon, kung gusto nyo ng malasang-malasa sa star anise, doble nyo to. Pero dahil matingkad ang lasa na itong star anise, dalawa lang ilalagay natin. Ayan. Palalambutin na natin siya, kakitsyan. Antayin na natin na lumambot. At i-check natin yung lasa ng beef pares natin mamaya. Natin to, kakitsyan. At palalambutin na natin to. Check natin yung beef pares natin, kakitsyan. Eto na siya, oh. Yan. Alisin natin itong bula ng baka. Para hindi sumama sa broth natin to. At imi-medium natin to, palalambutin na natin to ng isang oras. Atin yung stove natin. Yan. Papalambot na tayo ng isang oras. Meron tayo dito na onion leek. Nilinis na natin to. Nilinis natin yung mga sungot-sungot ng onion leek natin. Alisin natin ito yung ugat. Ayan. At iwain natin ito ng maliliit. Tatapping natin yung iba nito at ihahalo natin ngayon sa broth natin yung kalahati. Kakitsyan! Ilalagay natin itong onion leek natin sa broth natin, sa beef pares, para malasang-malasa yung pares natin, oh. Ayan na siya, oh. Ilalagay na natin to para masarap, para malasa. Ayan. Sarap na ng sabaw. Ayan. Palalambutin natin talaga ito ng malambot na malambot. Mamaya, alisin natin itong star anise natin. Palalasahin lang natin yung star anise natin dyan. Tikman natin kagad dyan. Napakasarap na nito. Ang sarap talaga. Mapapa-unli rice tayo na ito talaga sa ano. Mamaya, unli rice ng ano natin dito. Ang sarap. Promise, kakitsyan. Try nyo itong recipe ni Andrew's Kitchen na beef pares. Malasang malasa. Tatakpan na natin. Palalambutin natin yan. Kakitsyan, check natin yung beef pares ni Andrew's Kitchen. Oh. Eto na siya. Oh. Tinirin! Mix lang natin.
check natin yung beef natin. Isang oras na natin itong pinalambot. Kukurutin lang natin to. Okay na to, malambot na to kapit dyan. Pwede na natin to himayin na ganyan. Oh. Ayan o. Oh. Aalisin natin yung star anise nito at papalaputin na natin siya ng cornstarch. Ito yung star anise natin. Dalagay tayo ng 2 tablespoon na cornstarch kapit dyan. Papalaputin na natin yung sabaw ng beef paris natin. Ayan. Malamig na water ang ilalagay natin dito. 2 tablespoon na cornstarch nilagay natin. Half cup na water ang nilagay natin. Minix natin dito, half cup na water. At palalaputin na natin to. Mix lang natin. Gadgets tayo, kung di pa malapot, pwede pa tayo maglagay ng cornstarch. Takpan muna natin ito, kakitsen, at pakuluan natin yung cornstarch natin. Check natin mamaya yung texture ng broth ng beef paris natin. Tama lang yung timpla natin, malasa ang malasa siya. Kakitsen, check natin ang ating masarap na recipe ngayong araw na ito. Beef Pares ni Andrew's Kitchen. Tinin! Ito na yung beef pares natin, oh. Check natin yung lapot ng beef pares natin. Yan, ang hinahanap natin lapot ng beef pares natin. Ganyang texture ng broth natin, yan, oh. Ang sarap sa kanin na ito. Magsasangag naman tayo, kakitsen. Lulutuin naman natin yung pampares natin dito. Yung sinangag. Masarap na sinangag ni Andrew's Kitchen. Itatabi muna natin itong beef pares natin at magsasangag tayo. Painit tayo ng pan natin para sa pares ng beef pares natin. Maglalagay tayo ng butter. Magsasangag naman tayo. Habang tinutunaw natin, kakitsen, maglalagay tayo ng turmeric powder para sa coloring ng rice natin. Lalagay na natin yung rice natin. Ito yung rice natin. At i-mix lang natin ito. Maglalagay tayo ng asin, kakitsen, para may lasa yung sinangag natin. Yan. Mix lang natin. Ito yung pagpaparis natin sa beef natin. Masarap na sinangag. At syempre, meron tayong tinusta ng bawang eh. Ito yung tinos na namin bawang. Maglalagay tayo ng bawang dyan. Yan. Minix natin. Ngayon, pag bistis nyo, gamihan nyo ng bawang nyo. Para masarap. Titlog natin, ha. Isa lang, ha. Kailangan natin na maluto yung itlog dyan. Mix na natin, gamit dyan. Ang bango ng bawang. Okay, maglalagay tayo ng onion leek. Ano? Sarap yung sinahag natin. Tikman natin, kapit dyan.
Ang harap. Lumalasa yung onion leaf tsaka yung bawang. Tama lang yung alat niya. Okay na to. Magpipleting na tayo. Nakapikoti sa bawang yan. Ng garlic toasted sa bawang. Lagyan natin ng onion leek. Yan, para kompleto siya. At siyempre, hindi natatapos yan. Kailangan may pampagana dyan. Yan o. Oh. Eto na ang ating masarap na beef pares with job rice ni Andrew's Kitchen. Tignan natin ito, Kakichen, itong beef pares with Java rice. Ayan o, healthy-healthy yung beef pares natin. O. Napakasarap na ito sa sinangag. Ayan. Wow! Lalo na kung may sili patis. Tignan natin yung broth natin. Alinamnam, Kakichen. Napakasarap talaga. Talagang gaganaan ka rito. Mapapa-unli rice ka rito. Tignan natin ito, Kakichen. Hindi na natin patatagalin ito. Ito paborito ko dyan, yung may taba ng baka. Ang lambot ng taba. Tignan natin ito ng laman. Wow, perfect! Tama-tama sa sinangag. Ang sarap na sinangag natin. Lasang-lasa yung garlic na nilagay natin tsaka yung onion leaves natin. Wow! Amazing! Oh, ang sarap niya ito. Kaya pala pinipilahan ito sa... sarap!